in 1995, nagsugod ko sa ako niya broadcast career sa Action Radio DYOK Iloilo. During the time, 19 years old pa lang ko, bilang bagong reporter sa Action Radio sa DYOK, inassign ko sa hospital. And when I was assigned in the hospital sa Western Visayas Medical Center, dito ko na nakita si Mama Rachel. Ara siya assigned sa information area. Sila ang nagpapang-admit sa mga pasyente. And sa nakita ko siya, the first time I saw her, doon na-crush ko na yun sa iya. Abla, ang iya buhok is kulot, puti. Kag Diyosungit na si Mama. No? Pero mag-yokom siya doon, hindi pa luto. Isa na pilit pa. Pero nadmar ko sa iya. Then, sang sige na ko to assign, ipangilala ko sa at sa sanguling nga naging anchor man ko sa Action Radio sa Iloilo. Ang akong program is late night, Action Night Patrol from 9 p.m. to 12 midnight. After my program sa 12 midnight, ang inobra ko na is kapanawag ko to sa iya sa PABX. Gababad kami. Dara nagsugod tanan. We sign off kami program last 12 itong gabi. Nawag ko siya tapos program. Igo kami kaboy anay 4 o'clock in the morning. Do halos everyday na hasta nga na-develop ang feelings ko sa iya. And siling ko siya na nigurong gusto ko, no? Na babae sa kabuhi ko. I have a previous girlfriend during the time pero hindi kami happy sa aming nga life. And nakita ko nga si Mama doong medyo masungit man siya gamay doon. Hindi siya masyado bla vocal pareho sa iban. Pero kita ko nga nakabuot sa iya. Kang siling ko, I want to spend my life with her forever. So, nagsugod to, nagpamaligan ko sa iya. That was in 1995. And then on the next year, in 1996, we decided mapa-secret marriage kami nga doon. No? Sikrito kami napakasal sa civil, sa judge. Di ugin malipatan yung experience. No? Saging kasal kami nga doon in 1996 sa civil. Ang akon manino ay si Sok Abunado, podcuman sa DYOK. And ang reporter namon, Johnny Diaz. Sila nga doon ang sarbi manino ay maninay, ang asawa ni Johnny Diaz. So, pagkasal kami, sikrito lang sa Hall of Justice in 1996. Pagtapos namon kasal, kay Pigado mo, no? Ang amon nga, ang akon inka masyado pakagamay. At after sa amon nga secret marriage, nagdiretso si Mama balik sa opisina ya, gaubra siya sa isa ka agency, mining agency nga nagpahalakat sa mga workers abroad. Ako ya sa Action Radio. Sige, dala ko lang mga maninoy namon si Jollibee. Ang amon yung kingkaon, jolly hotdog lang. Ngayon ko kwarta mo. Jolly hotdog sa maninoy ko. Edwa kabilog. Kaya gato. So mga maninoy ko, during the time, kajindig, ikapigado ko. That's how we started. Pakasal kami sa wala gid. And then, after several weeks, nag-decide ko magkadto sa balay sa akon nga wife sa Balasan, Iloilo. Kag-formal ko ginpabalo ang iyang parents nga ginpangasawa ko na bata nila. Inabalan ko sa tatay junior during the time ko tayo, pigado kami. Akon sweldo gamay pa. Pero promise ko sa imo nga ma-work hard ko para ma-providean ko sa kinanglano ng bata mo. So si tatay kay buot man during the time, wala man siya reklamo, sige basta palanggaon ko lang si mama. No? Tinapromising ko na nga palanggaon ko si mama sa kutob sa masarangan ko and I'll take good care of her. No? So, nag-start kami sa amon nga pagpakamuhi, very hard. Sa may bata na kami, halos hindi kami kakaon nga doa, kaya nga ako din kamusto lang bayad sa boarding house. Kagibakal gatas sa amon bata, si JM, during the time. So, may mga best nga si mama na bughat sa pagbunag sa amon firstborn. Bangod, kabudlay, way kami timbang siya gapang lababag lang sa bata, kinanglan niya magpangabudlay. Naglabot sa point ni masyado siya kaniwang. Ang yan nga guya, masyado kayupok, matayad o gamudlo because nabughat siya, no? When I saw her sa muna iyang sitwasyon, daw gabi ang akon ng emosyon, gabi tulong sa luha ko sa makita ko ang iyang itsura. And then I told myself, nisiling ko, I will work hard. Tinguan ko matrabaho tudong asawa ko hindi na magparyos niya sa pinakad. No? Samtang lakat ang panahon na matamag-promote sa DYOK sa Action Radio, in 2002,
nag-transfer kami sa RMN. I was then assigned as news director. After 2 years, ginassign ko sa Bacolod, sa DYHB, in 2004. No? 2002, ara ko sa RMN Iloilo. Then 2004, nag-transfer na ako din sa Bacolod. Isang dali na kami sa Bacolod, we start bago na muna pagpangabuhi. Then, chilling ko mama pa blessing tagulo sa simbahan. So nagpa-blessing kami sa simbahan 2007 guro sa Our Lady of Fatima da sa Barangay 30. Simple gyapon yung asal to, blessing lang. So that's why may Maninoy kami sa Maninoy Roy Balikas, Maninoy Paul Dinghepes, Maninoy Johnny B. Guys, ang station manager sa UIHB. Salamat din ko sa iya. Kag sa tanan nagbuling sa amon. Simple gyapon. Pakasal kami. Why man siya nag-gown, why man siya etc. Nagsimple lang ang bayo. Ipamarcha kami ni Father Larida sa aisle daw. Kaya kami-kami lang. Why parents ni ang nagkanto papa lang ni mama. Wala akong parents during the time. Mga utod niya lang. Pero bisan pa paano, we have that renewal of vows sa simple nga pamaagi. Pero nakita ko sa guya sa asawa ko that tanan nga babae ang akong pag-intindi, basta pangasawaan mo sila, ultimate dream gin nila nga gaan sila sa kasal nga nami. And kung mo hindi pa ko kasarang, wala ko sa mimo. Sang sige na namang trabaho, sige na kami di-stay sa naka-stay ko di sa Bacolod, sige amon work. Nag-promise ko sa iya na siling kuma on the 25th year silver anniversary ta ma-renewal of vows ta sa simbahan, mapakasal gid ta nga duha. So ginatandaan gina permiguro sa asawa ko. And alin sang 2020 last year, nagplano na kami ni Miss Maran ni Moon. Actually, ang among target is mapanasareth kami. Rent naman ang place to 7,000 with 100 guests, no? At a tune of 350 per head. Pero nabutan sa pandemic. Because of this pandemic na guba ang talaga plano, dapat ubrahon na naman ang target date naman is July 31 on the day mismo sa among yung anniversary gig. Wedding anniversary naman. Hi, Ne and Ilchan. As far as I can remember, sang pagkasal, after sang kasal ni Rosemar sa Balasan, nakapugko kita sa sala, naka-istorya-istorya about weddings. Nag-humble si Eljan na, uy, how many years from now, gali, ma-silver mo kami. So, nag-istorya ako sa surprise wedding na natambo in one of my clients sa Marge Royal events. So, silinya atani kami manu, muna nagambal si Nining amo sila. Pero bangod sa pandemya, wala sa mahimo. So, nagimo kami adjustments. And samtang gilapit na, supposedly August 1 kay Sunday, no? Ang plano namon sa July 31, pabayaan na siya, hindi siya kabalo. Then, na-simple date lang kami. Pagka August 1, hagadon ko siya mapasimbahan. Without knowing, ato na ito gaulat ang bilog na pamilya. Ang bilog ni entourage para sa amon nga renewal of vows sa simbahan. And then after that, nang nanawag siya sa akon, so planuhan ta na, planuhan ta kanya mga silver kami, nang planuhan ta na. Ang kuti, sige, excited na ko. So nagadalaga na ang uto ko kung anong himuon ko nga script, maamon sila. So until finally, nagka-coordinate na gitman si Eljan sa akon starting April, nang gahatag siya sa ginapangayuan niya ko, ginatagaan niya ko ang idea nung gusto yung matabo. Pero naguba pag itong plano kay nag-GCQ, nag-ECQ ang Iloilo, hindi nakatabo among mga parents. Why ni siya kabalo? Until now, why ni siya kabalo? May mga best nga napangakig sa gapabati-bati sa akong hindi ko na sa love. Kaya wala ko ginapulfill akong promise niya. Why ni siya kabalo nga sige na mong plano with Miss Mar and bilog yung autod kabalo na na ang dahil Nining Cheryl, dahil Tata, si Ninin mga nag-ano na sila sa ako nag-ahimbon, no? Hindi siya kabalo, ginatago naman sa iyo. Preparado na ako at pamilya nga magkanto di dapat August 1. So, gin-cancel ko. Ang plano is i-stay ko sila sa isa ka lugar
nga dito lang sila matulog, hindi siya kabalo, that on August 15 sa target date, ang balong ko lang siya ma-renewal of vows kami, pagbapaan ko siya, and then makibot lang siya nga pag-abot sa simbahan na ito naghulat ang bilog yung pamilya. So nag-scout-scout ako sa mga ano eh, sa mga venue. So ang churches naglibot-libot, ang hotels naglibot-libot. So nasa nga nagkadun ako to sa Nazareth. Naabtan ko baha. It was the first time na experience ko nga nag-drive ko yan sa baha. Kagtudo-tudo nga ulan, nadlokan-loking ko kayo sa kilat. Bukod iljan, kung hindi lang ikaw. Ito ka nami, naging puli. Pero yate, ginagintala ko ang Nazareth is very close to Paglaong village na church. Kaya it's only 10 minutes drive. Sa ginimunang interview ni Joseph, a day sa aga pa lang, yung video ko na si Mama, napakaking sa akong singa, islang ko lang ba na ako, yung bana ko, yung napag pa lang sa ako. Ginbidiwan ko sa libat, Mama, ano ang hambal ko? Pero, oh my God. Nga, takaan ko sa imo, yung mga moneda mo, sa ginhambal. Kada gabi, gandabog sa akong because ge-expected siya nga tumanon ko ang akong promise sa iya nga pakasal ko sa on the 25th year of our anniversary. Anniversary to sa mga. Happy anniversary, Mama. Kamusta ka na? Pag-ukabog tao. Anong message mo sa akong sa subong anniversary ko? Ha? Yeah. Ano ang pilalata ka tuig gani ma? Sino ma? Ma, pilalata ka tuig. Happy anniversary Mama and I love you Mama. Eh? Ano message mo sa akin ni ma? Now? Wala. Ano ba ako message out? Kay? Wala lang. Wala mo ginatuman ang imo nga ano gani ma? Next year na lang ito ma. Next year. Happy anniversary, ma. And wag kang i-message sa akin. Ako yung ma, thank you, bitch. Kung lang gaya ko sa akin. Ay, mo yung message sa akin, ano, ma? Wala akong message. Nga, mga wala ka message sa akin. Nahuya ako. Nahuya ako si Jane. Nahuya ako, ah. Sige, ma. Si Linil dyan, buligan niya na lang ko coordinate, especially in handling the children and the guests na parang ni mabalaan ni Nini. So, tini, pasensya ka gid kay pagkanto ko na ang nag-photoshoot kami kay Ninin, kay Rosemar nang nadramahan tapaka nga. Uy, anong matabo? Ma-anniversary ka nagalik. Tingi, ikaw pa ito ganit. Nag-open up nga ma-anniversary. Ay, ang buot lang, Miss Maya. Ang amon nga kasal na wala gid siya permi happening niya. Halin sa pagsugod, nga nag-civil kami. Tapos nagpa-blessing-blessing kami to sa simbahan. Doka, wala lang niya balayaw. Doka, ordinary lang gid siya. Doka mo na. Ti sa buti, sa pigatrim ang kutani nga kadoka namin. Masang silver wedding namon. Ti kali, ang naman ni nata-abda naman kami sa pandemic. Ti, mano na lang kami bi. Doka mo na, silimunin, no, diba? Pero dumukadlaw na ko to. Kaya wala kakabalo kami ginapang prepare na kami ni Eljan. So, ti sana all, no? gusto ko dyan ni Eljan something special. So, I was also able to coordinate with your two sons na makapadala sila sa ilang messages. And natakas ko ang tatlo kabata. Nga nalagaw ko sila, kinuhaan ko sila record, no? Pag-messages man. Hi, Ma. Hi, Pa. Surprise! Happy 25th anniversary. Sa 21 years ko nga, amo ni nga edad, nagdako ko nga akong parents, super strict gid si Mama kan si Papa. Kay, diri kami nagdako nga maayo, ng mga bata, ka, ang abisan tungol-dungol gid. Ako gid na pinakadungol sa balay. Pero kabalo kami gyapon sa limitations, bala na mo na tungod sa kung paano kami nila padakoon. Hi, Ma. Hi, Pa. Happy 25th anniversary. Ma, pigit ko kay naka 25th anniversary, nakakamawa duwa. Kabalo ko si Mama, ma-surprise din kay siyempre, wala isang kabalo. Yawan na sa pabati-bati kay Papa nga ano, nga mapakasal sila ulit. Kagang promise, eto ko no, nambala niya na si Bobby, nambala niya na kung abrika niya ka ano pa. Hi, Ma, Pa. Happy 25th anniversary. Salamat sa support ko sa akong tuwa. Basta na sa hardest times. Thank you sa pakaon sa akong 3 meals a day.
thank you sa tanan na gina-provide mo sa akon. Even na sa birthday ko na damo-damo, kami pagkaon, kagina-invite mo kita akong friends. Kapasalamat ko na permi ka mo na ara sa side ko masupport sa akon. Kag ang love na ginahatag niyo sa akon. Kag kung may awards ko ara, agig ka mo permi sa akon, gasuksok sa akon medals or gusto na nung pati ginawasuksok niyo sa akon. Sa akon, duwa ka pinalangga nga tao. Si mama kag si papa, happy anniversary sa inyo. And mapa, thank you gid sa tanan nga ginhimo niyo para sa amon nga mag-utod nga nakaskwila kami mayo and pag-guide sa amon. Si mama guro, siya ang mama nga bisan tuod. Ang pareho lang man ba sa iban nga mama o nga aga-aga pa lang ba, grabe na dayon. Bugtaw na amon niyo muna. Tapos, ang pang-describe pa na sa amon. Mga prinsesa sa balay kay tungod ano na oras ng tulog pa balagi ako na. Tapos si papa amo man nagapangaking siya kung gapugtas kami permi kay mama. Amo na kung gatiner siya sa balay kakululbaan kung hindi kakabugtaw aga kay gina gapang masyan sa tubig ya. O gina wish ko nga tani sa next pagid nga years nga ma-remain lang ang love sa ilang hearts, sa ilang duwa. Kag maging healthy sila nga duwa nga magdugay pagid asta nga makita pa nila ilang mga kapwa-puhan sa amon. Bisan daw kay hindi sigurado kung makapo sila sa ako nawa. Namian ko geda number 1 kay mama kay namit sa magluto. Number 2 ano, number 2 namian ko kay mama kay kagwapa siya. Tood man ah. Iklamo ka mo kay akigan kong ni papa. Ako niya number 3 nga nanamian kay mama. Nanamian ko rapper wala si mama. Nanamian kay papa number 1 kay very supportive din siya sa amon. Number 2 namian ko kay stricto siya. Stricto siya, hindi ya kami pagpamigo. Hambay ko na ni mama. Sa una, damo-damo na sa pangaluyag bala siya. Puros pa na mga gwapo. Pero ging pili yung kasi pa. Baya ko nabis ka na mula na ako nung itsura. Hindi naging pili ni mama ko nung si papa. Kaya ang bagid ko na ni mama ko nung buot si papa ko nung nahulog. Sa kahit ang buot si papa, do ka caring siya. Pero bala lang do ka pinalanggaon bala klase nga tao si papa. Thank you man sa support niyo sa akon sa mga sport. Pag-promise ko gid na ma-doctor ko someday, promise ko gid na madako akong dreams, na first ko ka muna patient, which tani na may manghod na ko, amo gid na nahambal ko sa muna mabakal ta, manghod sa SM, wala ko pa nakabalo, bata pa ko na. Mahani muna ka mo para may manghod na ko. After the wedding, I love you, Mama and Papa. Happy 25th anniversary. Stay safe and healthy. This is one of the most significant events of this couple where we will be able to witness again. This is what every man's desire to bring the woman they love in front of the other. So this is it. My message to my pinalangga na parents is just to pray always. Because with God's great guidance, makayanan ang ginanila tanan. Iskan si Papa, chick boy. Ay. God drive, makakita chicks. Ooh, liko ahon. Ay, yun ang job ko. I witness ang sakripisyo, ang struggle sa akong parents during the time where God gave them a big challenge kid, about sa work ni Papa that day. Si mama kag papa, stress, diba? To the point na si papa wala na mayatulog, ang iatsura at umumu na, no? Tumulto na kay itong niya ay bugs dati. Pero tanawa na, look at them now, fresh na fresh. I wish ko lang tani nga bisan mag-graduate na kami, kag bisan sa ulihi nga nang mag-decide kami nga hindi na kami magtenen sa balay. Tani ba tunon? Kasi mama, kag si papa, doon ara pa kami sa balay. Doon hindi na nila mabaton ba na? Di pa yun ang soli, amuman na ako yawa. Amo na, kung mag-decide man kit kami nga,
nga sa layo kami bala magulubra. Hindi nyo lang nga papanumdum mo. Nga kapalagyo kami sinyo. Kaya mo ginayagin na panumdum nyo. Gusto lang yan namun nga. Nga rabla ang bisan wala ka mo. Nang may natunan, kaya namun. Kag natunan namun kung paano maging independent. Huwag kami yung kapalagyo sinyo. Ya kay tungod sa amon na pingagit ang ginapanumdum nyo. Sa tamaan nyo kastrikto, ginalagyo anak mo namun. Hindi na yung amon na. Kag marambal ko lang ha. Bisa na mo ni kami kadungol, ako gid. Bisa na mo ko ni kadungol, ya palangga ko gid ka mga duha. Kabalo naman ka mo, nga ginpadako nyo man kami insyakto. Happy anniversary, liwat. Happy 25th anniversary. I love you. Mama, thank you gid sa labang mga pasensya towards sa akon. Na maski dungol-dungol ko sa imo, but still, ma, napakita mo gid nga palangga mo gid kami ng mga magbutot. And also ma, thank you gid ya ma kay kisa nakita ko nga nabudlayan or nakapoy ka man, but still continue gid ya sa imong obra kay para lang sa among future nga magbutol. Thank you gid papa, thank you gid sa pagdisiplina sa among, sa pag-lead sa among sa inchakto na dalan kay hindi, kung hindi tungod siguro sa imo, hindi ko guro nakatapos kaila or layaw git ko siguro. And thank you git ko, thank you git kay hindi mo git kami ginpabayaan, gin guide mo git kami kag gin palapit mo git kami kay Lord. And tandaan ko git niyang ginhambal mo sa akon nga kung ano man malapot ko sa ulihi, just stay humble and always remember nalabot ko na kay tungod lang kay God and sa hard work ko man. And kay mama, thank you man kay din paano mo sa akon nga hindi ko man imalabot ang tanan kong mga handom kung hindi man tungod sa mga tao nga sa akon nga nagbulig sa mga struggles ko. And grateful git ko so, sa inyo nga duwa nga makambay git ko sa mga tao na ano git ko eh, proud git ko yan nga bata ninyo. Wala na, wish ko nga madugay lang ako kag wish ko man tani maging healthy pagit ka mo kay ano na ko man tigulang na kamo. Continue to support each other o magpalanggaan na pagit ka mo para full of love git ka mga duwa tani si God ang maging center sa inyong alay. As always, kay atin sa una, si God maging ang center sa inyong kabuhi. Happy 25th anniversary ulit. Love na love. Tagid ka mga duwa. Sa kano ay ko na gina-express mayo. Sa gina-express ko man sa mga letters lang ginawang atag ko sinyo. I love you both, Mama and Papa. You are successful already in terms of career sa duwa mo kabata. Yung duwa niyo kabata. So, ini siya magiging inspiration pag hindi nga in the future nga malay mo makalabot pag ito mong golden kag may mga apo naman ka mga flower girl and mga ring bearer na ka mo sina with faith, determination and perseverance. Sama ko kami mga bata yan ang pasko yung tama si Manong Jim makahuman kong laude as a PSMT Marine Transportation. Sina, dyan bilaksod, diba? Despite of all the struggles that our parents have, mag-school na sila cum laude, and ako, technological university of the Philippines, TUP, I graduated as mechanical, nakapasar man sa board, no? Aloyan, with God's great guidance, no? So, mga mong parents, nakapaskool na sa amin ka nakapatapos. Sunod na ako ng mga babae, muna, and the little kids, yeah. Dati si Mama, shy type ayaw, no? Hindi siya na-expose sa crowd. But because Mama and Papa were engaged to sa FC, Cause for Christ, somehow there's a lot of big changes. Si Mama, dati shy type, hindi mag-lead, hindi mag-share, nahuya, diba? Hindi huya. Karoon, she can even dance. Mas dancer sa kay Papa. And si Papa, dati,
siya ni si Murong Splendid ng iya ulo. Pero nag-guwapo na rin siya. Diba? Si Papa swerte yun na kaya na may it is because kay si Mama is his commander. Si Mama commander. Si Mama ga-finance, control finance and budgeting sa house and also taking care of the kids. So all I wish for them is to be happy and strong as a family. Family is not perfect, it is imperfect, but we love our family perfectly. Pero yet ni inang aring nanitanan and be happy. Be the best bride of the day, be the prettiest bride of the day, and feel the warmth of the love and special attention na ginahatag sa imo ni Elchan. He loves you very much and keep the fire of love burning in your relationship. Congratulations! Enjoy the day! Dina, ma! Hoy, happy 25th anniversary. Yung planting ka flowers. Happy 25th anniversary. Ano ba? Yung mga islang yung lakad. Ano ba sila yung subong, ma? Ba't na yung flower? Well, happy 25th anniversary. Gabi ka, inoom pa sa bulong. Ano ba sila yung masaba na mga gwapo? Happy anniversary. Mga yung iguana, hindi ka magbato. Sige pa ko buglihan ko. Does she know? Ay, na. Bato na na. Hindi ka magbato niya? Bato na ka. Tiyanong labo, sige po lang diyaw. Pinabidyohan ta ka gano'n. Kaya gusto mo. Makis ko, ane blas yung ma. Ano ba siling mo sa wala mga lawai? Wala. Gwapo. Ha? Gwapo. Anong ba mo? Lama mo na iya. Love you na ma. Ano masiling mo sa bulak mo kalawai? Nga aman ma. Kalawai nga bulak na ha, baton ko sa subong. Pero mabuskag na ma. Mabuskag na boss. At ang doda, mo nang pinakalawai yung bulak ka na baton. Ay, galing ka. Pero subong pang pinakiputa, tingin ko siya sa kabuhay mo. Dahan mo na gani. Ika 25 years anniversary na. Ako mo nang pinakakalain pa. Ano? Ay, galing ka. Kaya anong wish mo dapat mo sa... Magbuto buo ng buhok mo. Kanya punan ka lang? Anong kulang? Anong kulang? Anniversary ko noon namon. Dayon mula cake. Dayon amo pa ning pinaka-importante ng adlaw namon. Alagsa lang na gina-celebrate ng silver anniversary mo. Dayon? Tapos, amo lang na rin. Kalaway, kulang. Isa gambal sa gipos lang ko. Pero gusto ko gin nga ma-surprise siya. Kay, why yun na gini-expect, no? Ginawa ba na ako ni because I want to give this as a gift, no? Gusto ko atag ni as a gift sa iya. Nag-ibig ako, no? Gusto ko niya tag as a gift sa iya because she has been a good wife to me. She has been a good mother to my children. She sacrificed a lot. Hindi ko perfect na husband, but every time I think of something pag-imo sa tinunto, I always remember her hard works, her sacrifices, ang pagpagutom niya upon sa akon. Every time na mag-spend isang kwarta ko sa ibang mga tao, especially kung babae, when I was here, gasulod sa akon yung mind, what about ang wife ko? Kakaunta sa iyan sa balay, no? So that's why, hindi ko perfect, no? Lucky lang ko, kisa gusto makita ang mga gwapang babae, may admire ka man, especially sa aming profession, pero, gasulod yung permiso sa mind ko siya. Kaya ginapanumdum ko kung nagpanami-nami ko, maglagaw ko, ang pamangkot ko na is, kamusta siya? Because ang asawa ko, wala din na nagreklamo alin sa una. Gaway kami ginakaon nga doon. Wala ko kabati na nagambal siya malain sa akon kay why siya ginakaon. Suporta lang siya nga suporta sa akon. Kita ko gin kung paano siya ga-word heart para mag-work out among family. Especially when I lost my job in 2011. She never give up. In fact, she is the one who motivated me to be strong for our family. And she always told me that God is good.
God will always be there to help us in the midst of the crisis that we are facing, especially when I lost my job. So we work hard together to raise our children, because when I lost my job, I have to send two of my sons in college. One in John Bilax College's Foundation, John Bilaxon, and the other one is at Camsey. Pero God is good, ka-survive kami, nakagraduate na sila. And Mama, what we are doing today, sa bilog mga kabataan, kabalunan na sila, si JM, isa na to sa barko, kasakay, kabalugin na siya, na kung anong himo namon para sa imo. Plangga ka sa mga bata mo, plangga ka ni Jobs, ni JM, ni Nice, ni Denise, ni Nunoy, because you're a good mother. And as a husband and as a father, the best way that I can do and show to my children how I love them is to love their mother first. No? So, Mama, I hope makabawi na ko sa iyo tanan nga ginambarasakon yung white tag na langga. Why ka lang kabalo, no? Yeah, we are doing everything to make you happy on this special day. So, thank you for all your sacrifices. Thank you for your love, and thank you for taking good care of our family. I always wish you all the best. I love you, and take care always. We love you. We love you, Mama. Happy 25th anniversary. Happy silver anniversary. All I wish is the best. Congratulations for the week. You. And we love you. Saliwat, Mama, Papa. Happy anniversary. Palangga, tagit ka mga doa. Mapa, happy 25th anniversary. More years to come. We love you.